Welcome to my YouTube channel, Juana Bulakenya. Bago tayo mag-umpisa, hayaan nyo muna pong kumustahin ko kayong lahat dahil medyo matagal-tagal po tayo bago ulit ako nakapag-upload ng bagong video, vlog or tutorial, maybe a month or more than a month. Iyon po ay sa kadahilan ng nagkaroon po ako ng karamdaman na katamaran. But then, gaya ng lagi nating sinasabi, pwede kang tamarin pero hindi pwedeng tumigil. So kaya nga kahit tinatamad ako, I'll try to find something na pwede kong i-upload. Ganun po ang dapat nating gawing style dito sa ating pag-YouTube. Hindi pwedeng hihinto ka na lang basta. Ganun pa man, kahit na sinusumpong tayo ng katamaran natin, nagkakaroon tayo ng sakit na katam, still, ay may revenue pa rin po tayong matatanggap sa ating mga previous video. Yan ang po yung sinasabi ko sa inyo ng power ng ating mga uploads. Dahil kahit nga 1970s pa yung mga video na yan, or 1980s, 90s mo pa in-upload, is still kikita pa rin po yan once na monetized ka. Kaya yung mga videos nyo po na yan ay puhunan nyo. Okay? So now, so, as I observe po, this past few months, ang dami na pong na-approve sa kanilang YouTube channel para ma-monetize. And then, mostly, ang tanong nila, na-monetize na sila, na-review na sila, nakatanggap na sila ng email, ano naman yung next nilang gagawin? So, of course, aside from mag-intay tayo ng ating Google AdSense pin, once na ma-reach natin ng $10, minimum threshold para i-send na ni Google ang ating Google AdSense pin, syempre, may settings tayong gagawin doon sa ating channel. May settings dyan na parang, I think default settings siya na applied sa lahat na ng iyong videos or as a whole ng iyong YouTube channel. Pero alam nyo ba na pwede mo pa rin siyang iset individually, lalo na po yung ating ads. Kuya, paano masabi? Dahil gaya ng ating nabanggit sa ating mga previous videos, kapag ang iyong videos ay 10 minutes or more, is maaari natin siyang lagyan ng multiple na advertisement. Ilalagay lang po natin yung time or yung duration kung saan lalabas yung ads, pero hindi tayo yung mismong maglalagay ng ads. Nakadepende pa rin po yan kay YouTube at kay Google AdSense. So, in this video, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natin iseset up na maglalagay tayo ng mga ad breaks. Ad breaks po ang tawag dun sa mga ads na labas while nanonood si viewers ng ating mga videos. Gaya ng nasabi ko, pag more than 10 minutes ang iyong videos, marami kang pwedeng ilagay na ads. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and so on. Depende sa haba po ng iyong video. But then, kung 10 minutes or below, less than 10 minutes po ang iyong video, ang magseset po niyan or ang mismong maglalagay ng ads kung saan nila gusto ay si Google or si YouTube. And limited lang po ang ads doon. Minsan isa or minsan dalawa lang. Kaya talagang advantage ang video nyo kung ito ay more than 10 minutes dahil pwedeng maraming ads ang papasok sa kanya. So, guys, kung gusto nyo magkaroon ng maraming ads ang inyong mga videos, stay tuned and keep on watching. So, eto na guys, umpisahan na natin ang pagsiset up ng inyong mga ads sa inyong YouTube channel. Okay, so, i-open natin ang ating YouTube account doon sa ating browsers na Google Chrome. Yan. Kung hindi pa po kayo naka-sign in dyan ang inyong account, pero mostly naka-sign in na tayo dyan eh. So, type nyo lang dyan yung YouTube, then mag-sign in kayo. Since ako ay naka-sign in na, pindutin ko lang itong. Wait lang po tayo dahil download.
Okay, so tingnan natin. So yan. Nandito na tayo sa ating YouTube channel dashboard. So pag nandito na po tayo, i-click lang po natin itong video manager. This one. May copyright strike akong isa. May expire na siya ngayong November 14. So, okay. So, yan. Pag nandito na tayo, andyan na yung mga videos natin, guys. So, papakita ko lang sa inyo yung dalawang videos na paano natin siya lalagyan ng ads. So, isang short video, more than 2 minutes, and then yung isang video na more than 10 minutes, papakita ko sa inyo. So, halimbawa, itong ating video na ito, na 2 minutes and 27 seconds. So, paano natin siya iseset up sa ads? So, ito, hindi natin siya maseset up. Papakita ko lang sa inyo kung bakit. Okay. Click edit. So, kung halimbawa yan yung video nyo at hindi pa siya monetize or monetize na, ganyan na siya, green dollar sign, pwede nyo pa siyang i-edit dyan. So, 2 minutes and 27 seconds. Okay. Pasensya na po, medyo mabagal ang internet ko. So, ngayon, nandito na tayo. Halimbawa, hindi pa siya monetize or monetize na rin, pero gusto nyo siyang i-edit. Click monetization. Ayan, monetize na siya. Nakikita nyo, guys, diba? So, halimbawa, hindi pa siya monetize. Ganto ang itsura niya. Ayan. So, i-monetize natin. Click nyo lang dito. Ayan. So, iyan. Pagkita nyo yan, wala pa yung mga check lahat. So, i-check nyo yan lahat. Tick nyo lahat yan. Yan. Then, itong una na dun sa ito, na display ads, pang desktop lang siya. Kasi ngayon, ang ginagamit ko po ay cellphone lang. So, yan. So, yan na yung pag short video lang, 10 minutes below. So, si YT or si Google na ang maglalagay dyan ng ads, then save nyo lang siya. So, wala tayong magagawa doon kung ilang video lang ang ilagay niya, hindi tayo pwedeng kung ilang ads lang ang ilalagay niya, hindi tayo pwedeng magreklamo, kundi tanggapin na lang ang katotohanan dahil maiksi talaga yung ating video. Okay, so now, sa sample ko naman sa inyo is para sa ating long videos, 10 minutes and above. Okay? Hanap tayo. Ito. Itong Mystic Peeling Lotion. Gaya kanina, click edit. Okay. So, itong monetization. Click ulit natin itong monetization gaya kanina. Yan. Diba? Halimbawa, hindi pa siya monetize. Ganyan ang itsura niya, diba? So, monetize natin. Click natin itong monetize with ads. Okay. Then, itong mga ito, yan. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Sa mga Android phone or phone ang gamit, itik nyo lang yung apat na yan. Then, itong display ads, again, is para lamang sa mga naka-desktop. So, eto na siya ngayon. Si Lolo lang naglagay. Mostly ganyan. Ganyan siya. Parang isa, dalawa, tatlo, ganyan lang. Pero since ikaw, pwede mo siyang i-edit, maglagay ka ng ad breaks. Itong before video and after video. To. And then, yung after video. Yan. Okay? Then, pwede kang maglagay ng ads in placement. Pwede kang maglagay ng ads ng maramihan. Sabay-sabay ganyan. Itatype mo lang yung kung saang oras mo gusto siyang ilagay. Or pwede naman like this, mas madali.
ito, ilalakad nyo lang tong cursor na blue. Ganyan lang gagawin nyo. Itapat nyo lang yung daliri nyo dyan sa kulay blue na yan. Yan. So, halimbawa dyan, gusto nyo siya sa may 1 minute. Nandyan na yung blue. Tapos, itap nyo pa ulit ng isa. Then, click nyo tong insert ad. Yan ha. Click nyo yan. Okay. So, ayan na siya. 1 and 0, 3. Tapos, itap nyo ulit siya dyan. Yan. Hanggang sa maging ganyan siya. So, possible na magkaroon na dyan ng ads na lalabas. Then, next, move nyo lang ulit siya dito. So, kung saan nyo siya gusto ulit. Then, click insert ad again. Okay? Yan. Maiiwan na siya dyan. Ganyan lang po ang paglalagay ng mga ads. So, tapusin ko na to para masaya. Insert ad. Ganun lang. Paulit-ulit lang. Insert ad. Insert ad. Kaya lang, wag naman too much kasi baka mainis na yung mga viewers natin. Wala na silang mapanood kung hindi puro ads na lang. Hindi na nila panoorin yung ating video. So, pinakita ko lang sa inyo na ganyan lang po ang paglalagay. Kasi more ads, ibig sabihin is more revenue, diba? So, ganyan. Para magkaroon po tayo ng maraming ads. So, after nyan, nalagay nyo na lahat. So, save nyo ulit. Your changes are being saved. Mag-intay lang po tayo saglit hanggang sa siya ay ma-save na. Yan. So, yan. Na-save na siya. Pwede na po kayong mag-exit again and then set up nyo na po ulit yung inyong ibang mga videos. Back to you, Juana Bulakenya. So, yun na nga guys. So, sana klaro sa inyo at natutunan nyo at sana rin ay ma-i-apply nyo, makatulong sa inyo kung ano yung naituro ko sa inyo dito sa ating video tutorial for today. And reminder lang, hindi porke nilagyan natin ng 10 ad breaks yung inyong videos ay lalabas na po lahat doon kung saan mismong duration nyo pinili ilagay yung ads. Pero for sure, more than 5 po ang lalabas na ads sa inyong videos na more than 10 minutes. So, that's all for today guys. Don't forget to subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. Like, comment, and share. For watching, bye!